Hi guys, this is your medical esthetician and psychological first aid provider Len, at ang share ko po sa inyo is yung kahalagahan na maturuan po natin yung ating mga anak or yung ating mga minor de edad na magsabi sa atin ng kanilang mga nararamdaman, ng kanilang mga saloobin, yung mga naoobserbahan nila sa paligid nila at kung paano sila tinatrato ng ibang tao during the time na hindi nila tayo kasama. So mostly naman po yan, di ba? Yung mga toddlers po natin, yung mga senior high school at the same time yung high school, ano? So start tayo dun sa mga maliliit, mga blinggit. Pag yan mga yan, no, lumabas na ng bahay, kung sasanayan pupunta sa mga kaibigan, sa mga kapitbahay. Tapos minsan nasa school sila, minsan naman po nasa classroom, same with other student na high school and senior high school, no? So basta pag lumabas na yan, hindi na natin sila nababantayan. Kasi nga, hindi naman natin sila kasama. Pero, dapat, kahit hindi natin sila kasama, alam nila kung paano nila po proteksyonan yung sarili nila. Alam nila kung paano sila magiging vigilant. Alam nila kung paano nila obserbahan yung kanilang paligid, yung mga tao nasa paligid nila. At the same time, kung paano sila dapat itrato. At paano din nila itatrato yung kanilang kapwa. Lahat po yan nag-i-start sa loob ng pamilya. So, palagi ko sinasabi na yung trato natin sa kanila, magulang, anak, or guardian, at saka yung inyong inaalagaan, kung pamangkin man po ninyo yan, o kung ano pa, basta estudyante po, no? Yung way ng pagtrato natin sa kanila, yun yung nagiging reference nila. Kung paano nila dapat i-allow yung ibang tao na itrato sila, at paano din sila magtatrato ng ibang tao. Sabi nga po, monkey sees, monkey do. No, kung ano yung nakikita nila sa atin, ganun yung magiging response nila. Kung ano yung lagi natin sinasabi sa kanila, yun yung i-actions nila. No, yun yung magiging actions nila. So, kung hindi natin sila kinakausap, kung lagi natin silang pinapagalitan, huwag tayong mag-expect na magiging open yan mga yan sa atin. So, number one po, kailangan meron tayong ma-build na relationship, strong relationship doon sa ating mga anak or sa ating mga kabataan. Kasi, kung wala yung strong relationship na yun, hindi sila magiging secure. Kasi sense of security nila yun eh, na alam nila sa sarili nila na kahit malayo tayo sa kanila at hindi natin sila nababantayan, nasa eskwelahan sila or nasa ibang places po sila, no? Lalo na pag malalaki na, mga high school or senior high school, nagbibuild na yan ng kanilang mga grupo-grupo. Nagbibuild na sila ng sarili nila kung paano sila magdidesisyon sa buhay. So, kailangan, bata pa lang, mabigyan na natin sila ng sense of security na, anak, kahit anong mangyari, o pamangkin, kahit anong mangyari, pamilya mo kami. Anak, kahit anong mangyari, si mami nandito. So, sample sa akin, yung anak ko, hindi ko problema si Ellie pagdating sa pagsusumbong, kasi po, literal na sumbongero yan, may pagmamanahan eh. May pagmamanahan talaga. Hindi ko kinahihiya yun kasi talaga naman kung tinuturuan ko siya talaga na maging aware siya sa mga taong nasa paligid niya. Hindi lahat dapat yung pagkatiwalaan, hindi lahat ng binibigay sa kanya ay dapat niyang tanggapin, at hindi lahat ng hinihingi sa kanya ay dapat niyang pagbigyan. Number two, kailangan po nating turuan yung ating mga anak, yung ating mga teenagers o yung ating mga minor de edad na miyembro ng pamilya o mga kaibigan kung paano sila magkakaroon ng boundaries, no? Mga personal boundaries po nila. Pag sinabi pong personal boundaries, yung mga bata na po or yung individual na po ang pipili nun, no? Sa lahat ng aspeto ng buhay dapat meron tayong boundaries. So kami, for example, sa akin, kailangan kasi magsisimula yon sa ating mga magulang. Kung nakikita nung ating mga anak na tayo mismo mga magulang is walang boundaries, ang mangyayari niyan, go with the flow kayo. No? Hindi, minsan may mga bagay na nababiolate, tapos okay lang yan kasi ang tingin ninyo normal. No? So ako hindi, pinapakita ko kay Ellie, no, dun sa aking anak na hanggang dito lang yung tao sa akin. Hanggang dito lang ako pwedeng i-disrespect. Hanggang dito lang yung kaya kong i-tolerate. Hanggang dito lang, anak. So siya, tinuturuan ko siya. Kapag may nambubuli sa kanya, which is meron po talaga, isa, dalawa, tatlo,
Subong mo kay teacher. Pang-apat, kausapin mo. Para pag pang-lima, dumating sa point na kailangan mo ng lumaban. Alam ng teacher mo na nagsumbong ka na nagsumbong at the same time ako bilang magulang, ino-orient ko yung teacher. Meron kaming personal boundaries mag-ina. Tinuturuan ko yung anak ko ng personal boundaries niya. This is my parenting style para kapag dumating yung time na darating at darating yung time na mapupuno yung anak ko dahil tinuturuan ko yung lumaban. Wala kang pwedeng sabihin sa akin dahil sa simula pa lang, sinabi ko na sa iyo na kayang lumaban ng anak ko at kaya namin lumaban. At lumalaban kami. Hindi para maging intimidating kami, pero kasi as individual, dapat meron ka nun. Kasi kung wala kang boundary, walang boundaries yung ating mga anak, madali po silang masusway. Madali yung mahahatak sa bisyo, madali yung mahahatak ng kung sino-sinong mga tao, madali yung mapunta doon sa mga bagay na ikakapahamak nila. That's why ako, sa batang edad ni Ellie, tinuturuan ko na siya na hanggang dito lang tayo, hanggang tatlo lang tayo. Pero minsan, may mga pagkakataon po kasi na tinuturuan ko din siya na kung alin yung mga bagay, at turuan natin yung ating mga anak na kung alin yung mga bagay na pwede nating palampasin. Hindi naman ibig sabihin na pinalagpas mo, tinotolerate mo. Kasi hindi naman lahat ng bagay kailangan ng reaction. Ang pinakamahalaga doon, alam nila sa sarili nila na, ah okay, for example po sa mga batang babae, no, sa mga ating mga dalagita. May mga magkakaibigan talaga, no, na minsan nag-aakbayan sila, minsan naglalakad sila, nakala nila nabili nila yung daan. Hindi sila sunod-sunod, yung pa ganun sila, yung pa basta nakaharang, no? May kasi magkakaibigan nga, syempre sa high school po, nagbibuild na sila ng kanilang mga grupo-grupo. Dapat yung ating mga anak na babae at yung mga anak natin na lalaki, alam nila kung hanggang saan lang sila pwedeng hawakan at alam lang din nila kung hanggang saan sila pwedeng humawak. Alam niyo po yung ibig ko sabihin dahil syempre dinaanan din naman po natin yan, no? So kailangan alam mo bilang babae, yung personal and physical boundaries mo, ganun din po yung ating mga anak na lalaki. Natatandaan ko yung sinasabi ng mama ko nung kanya, nung buhay pa siya, no, nung high school kami. Sabi niya, hindi ko naman kayo binabawalan ng kahit anong bagay, pero alamin ninyo yung limitasyon ninyo. That time, hindi ko pa naiintindihan na boundaries pala yon. Kasi kailan lang din naman ako natuto na maglagay ng boundaries ko. Kasi people pleaser ako eh. Napakabait ko. Meron akong halo sa ulo ko. So, yon. Dumating dun sa time na pag nagmamature ka talaga, no, and glory to God dahil natutuhan ko yon. That's why nagmamaster ako ng mga bagay-bagay at nag-aaral ako ng continuous learning talaga. And yun yung gusto ko na bata pa lang yung anak ko. Sabi nga eh, may kasabihan na ano, yung mga bagay na huli mo nang natandaan or natutuhan, yun yung maipapasa mo sa maagang edad ng anak mo. And during the time, mababago natin yung generation. Mababago natin yung mga maling kinasanayan, no? Kasi kapag meron kang boundaries, meron kang privacy sa sarili mo, hindi ka basta-basta maa-atake ng kahit na sino, kahit ano pang gawin nila. Why? Because you have the shield. Meron akong wall. Hanggang dyan lang kayo. Hanggang dito lang kayo. Ito lang yung kaya kong papalagpasin ko. Pero kapag lumagpas ka sa boundaries ko, makikita mo kung sino ako o kung sino yung mga taong nasa likod ko. Again, balik tayo sa number one. Mag-build tayo ng relationship sa kanila na kahit anong mangyari, anak, kapatid, pamangkin o apo, pamilya mo, sabihin mo sa akin kung ano yung nangyayari sa'yo, ipoproteksyonan kita. Ganun po dapat. Yun yung maganda kapag ang isang tao ay merong boundaries. Hindi natin pinagmamalaki kung sino yung pamilya natin o kung sino yung mga taong nasa likod natin. Ang sinasabi natin, meron tayong hangganan na ito lang kayo, hanggang dito lang kayo sa buhay ko. Dahil hindi naman din lahat kailangan papasukin mo. Hindi rin naman lahat kailangan alam kung sino ka at kung anong klase ng tao. Doon magiging resilient yung ating mga ano. Kasi alam nila yung limitasyon nila. Alam nila kung kailan sila magpapasensya at kailan sila lalaban. So napakahalagang bagay po ng boundaries. Na bata pa lang sila, natuturo na natin sa kanila.
Number three, respect. So, common yun, no? Pero maraming hindi kayang ibigay yun. Meron akong vlog na paano natin tuturuan yung mga bata natin na maging respectful. Panoorin niyo po yun kasi napakaganda po yun. So, dito naman sa respect na to, kailangan para matuto yung ating mga anak or ating mga minor de edad na mag-open sa atin, kailangan maramdaman nila na nire-respeto natin sa sila. Again, number two is boundary. Kailangan respeto natin yung personal boundaries nila. Hindi porket ikaw yung magulang, ikaw yung guardian, ikaw yung kapatid, ikaw yung kakambal, even kakambal. You have to respect your twin, you have to respect your son, your daughter, your children, no? Kahit tayo yung nasa taas. Because not all the time, tama ang magulang. Kapag ang bata nakita niya na okay, mahal mo ako, mami, tinuruan mo ako ng boundaries, and I'm expecting you na irerespeto mo din yung boundaries ko. Kasi yung boundaries mo po, nirespeto ko po yan mula nung pagkabata ko. Ganun dapat. Meron kayo dapat palaging mutual respect. Again, respect begets respect. Makikita nyo, bakit ang bastos na ito? Pagkatapos kita pala mo, di ba may mga ganun, ano? Bakit? Narespeto mo ba siya? Narespeto mo ba yung pagiging individual niya? Narespeto mo ba yung pagiging anak niya sa'yo? So, ganun lang po yun. No? Respect begets respect. Kung tinuruan mo siya, sinabi mo sa kanya na mahal mo siya, kasama doon natuturuan mo siya magkaroon ng boundaries, at yung boundaries niya, irerespeto mo din yan. Mostly naman ito sa mga teenager na, no? Kasi meron na yung mga privacy pagdating sa kanilang mga phone, no? So, I don't know sa ibang parenting, pero ito yung madalas na problem at nakakasama sa mga trainings namin. Yung iba, hindi na mo-monitor kung ano yung mga tinitignan, nilalaro, or mga, ano tawag doon? Kasi hindi ako techie eh. Yung mga ini-scroll na sa Google ba yun? Basta yun. Kung ano yung mga activity, yun na lang, yung mga activity ng kanilang mga teenager. So, meron akong experience dito sa school, no? Hindi ko kilala yung bata, pero siya ay minor, tapos merong grade 2 or grade 3 yun. Basta siguro ganun yung edad ng bata. Tapos nagsasabi itong batang lalaki ng isang site na para sa edad niya, hindi dapat niya yun alam. Tapos tinanong niya pa ako kung alam ko yung site na yun. Of course, I know that. Diba? Pero, again, kahit alam mo yun, dapat alam mo din na mali yun. So, sinabi ko sa kanya, nang maayos na pamamaraan, kuya, lalaki ka, babae to. Wala ka ba akong kapatid na babae? Kung halimbawa ba na magkabaligtad yung sitwasyon, na sa kapatid mong babae may magsasabi na ganyan ng lalaki, sa palagay mo matutuwa ka. So ako, kaya ako ganito kasi very protective sa akin yung mga kuya ko. Imagine niyo, tatlong kuya kong pogi. Pogi talaga. Tapos ako yung babae. Bago pa ako nasundan, 5 years pa, bago yung dalawa kong kapatid na mas bata sa akin. Ako yung unika iha, ako yung pinaka-prinsesa. Akala nga nila, ako na lang yung pinaka-bunso na eh. Pero nasundan ako, no? Itong tatlong lalaking to, na kuya ko, hanggang ngayon, ayaw nila na makikita ako na nakasuot ng maikse. Kahit maganda legs ko. Ano ka nga dyan? Ganun sila. No? Nakita ako doon yung pagmamahal sa akin ng mga kapatid kong lalaki. So, ayaw nila na mababastos ako. At the same time, sinasabi nila sa akin na okay lang yan kung nasa bahay, kung tayo-tayo lang. Pero kapag lalabas ka, minsan yung short nilang pang basketball. So, ito yung mga to. Ganun yung mga kuya ko. So, ganun yung na-experience ko. No? Yung respect, dapat nandun. Pero, nandun din dapat yung pagiging magulang natin. Nakukuha nyo po ba? Na, yes, nire-respeto ko yung privacy mo, yung privacy ng phone mo, pero, kapag mali na yan, dapat kaya mong disiplinahin yung anak mo. Dapat kaya natin disiplinahin yung minor natin base dun sa edad nila. Kasi, pagka sila ay nasa teenage year, yun nga, bumubuo na sila ng sarili nilang desisyon sa buhay, bumubuo na sila ng sarili nilang grupo, kaya kailangan na mo-monitor mo pa rin. Hindi dahil pinanghihimasukan mo yung phone niya o yung kanyang
sarili or yung personal boundaries niya kung di nandun ka para i-guide. Natatandaan ko po, no? Yung mama ko, at saka yung daddy ko, doon may Alzheimer na yung daddy ko, palagi nilang sinasabi sa amin, hindi nagkakaroon ng expiration date yung pagiging magulang. Totoo naman po yun. Nung naging nanay ako, alam ko na hanggang huling hininga ko, magulang ako sa anak ko. No? So, pasalamat ako kasi kahit hindi kami mayaman, iba yung mentality ng magulang ko. Kahit hindi kami well-off, matatalino yung magulang ko. Hindi nga lang kami well-off. Pero yung talino ng mga magulang ko, iba. Kaya pinagmamalaki ko sila. No? Pinagmamalaki ko, lalo-lalo na yung mama ko. Kasi ano siya eh, siya yung woman of wisdom. Kahit na medyo mabunga nga yung nanay ko, pero lahat ng sinasabi niya, full of wisdom. So yun po yun. Nandun yung ating respeto sa kanilang mga personal na buhay, sa kanilang mga personal na boundaries, pero hindi pwede maging lisensya yung personal boundaries nila para pabayaan natin sila. Lalo kung alam natin at nakikita natin na may mali doon sa grupo nila, may mali sa actions nila, may mali sa mga ginagawa nila sa social media, at may mga mali na inire-report sa atin. So again, isa po sa palagi kong sinasabi kapag meron akong nakakausap na mga magulang, hindi lang dito sa school namin, kasi napunta din naman ako sa ibang school gawa na may mga pasyente ako na teacher sa iba't ibang school dito sa Cavite. Ang lagi ko sinasabi pag may nakakausap ako, wala tayong karapatang questionin yung pagiging magulang ng isang magulang, not unless na yung ginagawa ng kanyang anak is nakaka-apekto o nakakasama, nakakasakit, nakakaperwisyo na sa buhay ng mga tao nasa paligid niya. Ibig sabihin, hindi kita pwedeng questionin kung paano mo pinalaki yung anak mo, kung paano mo siya binubuhay, kung paano mo siya dinidisiplina. As long as hindi niya naaapektuhan yung pang-araw-araw na buhay ng anak ko at hindi niya nasasaktan yung anak ko o yung ibang tao. Ako yun yung ano ko, yun yung isa sa mga boundaries ko. Ayoko nang nakikialam ako. Or ayoko nang pinapakialaman ako kasi hindi ako nakikialam sa buhay ng ibang tao. So, lagi ko sinasabi yun sa anak ko, kay Ellie. Anak, hindi tayo nakikialam sa buhay ng ibang tao kasi ayaw ko rin na pinakikialaman tayo. Dapat ganun ka kasi dun mas peaceful yung buhay. No? At the same time, lagi ko sinasabi sa kanya, magkakaroon lang ng karapatan ng ibang taong questionin ako kung paano kita pinalaki at paano kita binubuhay kung ikaw mismo namimerwisyo ka. Bibigyan ko sila ng karapatan na questionin kung paano kita pinalaki. Pero as long as hindi ka nakakaperwisyo at may silbi ka sa lipunan, wala silang karapatang questionin ako at wala silang karapatang turuan ako. Meron. Tumatanggap ako ng pagtuturo. Pero again, depende sa nagtuturo. Kung yung tinuturo sa akin is nasa linya ng salita ng Diyos at talagang mali ako, hindi ako natatakot, hindi ako nahihiya na ibaba yung wall ko. Kasi doon ako matututo. Again, ako yung tipo ng tao na gusto ko nag-grow ako. So sana, ganun din po tayo. Pwede tayong mag-grow kasama po yung ating mga anak. So yun po yung respect. Again, pwede natin silang irespeto, pero hindi lisensya ang pagrespeto natin sa kanila para hindi natin sila disiplinahin. Number 4, faith. Pananalig, pananampalataya. Napakahalagang bagay po nito, no? Kasi darating at darating yung oras na magkakaroon kayo ng conflict ng inyong mga anak, ng ating mga anak o ng inyong mga minor de edad. Darating at darating yun, imposibleng hindi. Walang perfect sa buhay, no? Walang perfect na pagiging magulang at pagiging anak. Palaging may conflict. Parte yun ng reality at parte po yun ng buhay. Pero kapag yung bata pa lang siya, naturuan na natin siya manalig at manampalataya sa Panginoon. Yun yung magiging strong bond na kahit prideful ka, prideful din yung anak mo, walang matigas na puso sa harapan ng Diyos eh. Kaya yung panabuti ng Diyos. At yung Diyos mismo ang magpapaalala sa kanya ng mga bagay na natutuhan niya sa'yo, sa Sunday school, sa Bible reading niya, sa devotion niya. So si Ellie po ay araw-araw, kahit isang chapter lang, pababasahin ko yan. Kahit gabing-gabing na pababasahin ko siya ng Bible. Tapos may mga pagkakataon na natuko ako kasi nagtatanong siya, Mami, ganito, ganyan, ganyan. Tapos sinasama kami ng ninang niya, ni Ate Marcel, sa
church, pero dahil nga sa situation ng aking tatay, hindi kami nakakasama. Pero yung devotion namin is continuous at the same time. May mga online naman na mga churches kami na inaatinan. Tinitingnan namin yung kanilang mga live at yung Bible reading and devotion, napakahalaga po nun. Kasi yung pananalig at pananampalataya, kapag dumating yung time na may mga pagkakataon sa buhay natin na ganun, wala kang ibang maaasahan, hindi nila tayo maaasahan bilang magulang. May mga bagay sa buhay na ikaw lang, sila lang at ang Diyos, no? Si Lord lang at tayo. Si Lord lang at sila lang. So tayo magiging prayer warrior nila tayo. Dapat bata pa lang sila, maturo na natin sa kanila yung pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Kasi darating at darating yung oras, hindi natin sila matutulungan. Dahil yun yung panahon na season lang ni Lord yun. Wala kang pakialam doon kahit ikaw pa ang nagluwal sa Kanya. Season lang ng anak mo at season lang ng Panginoon. Kaya napakahalagang aspeto na maturo sa, na natin sa kanila yung tamang pananampalataya at maging strong din sila doon sa kanilang pananampalataya. Napakahalagang aspeto ng buhay o ng pagkatao ng isang tao yung pananampalataya. Yaan yung magbibigay sa atin ng lakas during the time na wala nang makakatulong sa kanila, wala na silang matatakbuhan, wala na silang kayang gawin. Meron akong naalala tungkol sa mama ko. Bata pa kami noon. Si mama kasi, hindi siya yung tipo nung nanay na, oh, maghawak-hawak tayo ng kamay at tayo manalangin. Hindi siya ganun. Hindi siya ganung nanay. Pero meron akong naalala na naalimpungatan ako isang gabi at nagdadasal siya. Nakaganun yung kamay niya sa akin. And then, ang pinagpipray ni mama noon is, tulungan niya ako, ni Lord ako, na kung saan niya ako dadalhin. Hindi ko pa kilala Panginoon noon. And then, yung isang season ng buhay ko na naginip ako, tapos yung mama ko nakaupo lang sa pintuan, no? Sabi ko, mama, natatakot ako, ipag-pray mo ko. Yun yung bagay na hindi ko makalimutan kasi yun lang yung dalawang season ng buhay ko na talagang pinag-pray ako ng nanay ko. Pinag-pray ako ni mama. And then, nawala yung ano ko, nawala yung takot ko, nawala yung pangamba ko kasi nga na naginip ako ng hindi maganda. Tapos, nakita nyo doon yan, yung hindi ako natakot na magsabi sa mama ko nung nararamdaman ko. Bakit? Kasi alam ko na mahal ako ni mama. Na kahit na hindi kami mayaman, hindi nila nabigayin lahat ng karanyaan sa amin. Nandun yung pagmamahal na hindi kayang tumbasan ng pera. So kaya po napakahalaga yung pananalig at pananampalataya. Kaya hindi rin naging masakit sa akin yung time na kinuha na ni Lord si mama. Kasi alam ko, meron ako na experience na miracle noon, sinabi ko yun sa mga kapatid ko, and I know, may nangyari ding miracle dun sa pinaka-kuya ko. No? Laki ng pinagbago niya. So, yun, dun kami, dun pinakita ng Panginoon na napakahalaga ng prayer ng isang magulang. Napakahalaga na tayong mga magulang, itinuturoan tayo ng ating mga, itinuturo natin sa ating mga anak yung pananalig at pananampalataya at pinagdadasal natin sila. And another way is, kami ni Ellie, araw-araw ko kasi siyang hinahatid sa school. Nung grade 1 siya, meron kaming specific spot na bago siya pumasok ng classroom, hihinto kami doon for at least 1 minute or 2 minutes. Hinto lang. Walang kahit na anong word, walang kahit na anong, hinto lang. Pero alam niya na during the time na hawak ko yung kamay niya, during the time na magkahawa kami ng kamay, alam niya na nagpipray na kami. Yan, sabi ko rin sa kanya, mag-pray ka din para sa sarili mo, ha? Ano yung pinag-pray namin? Pinag-pray ko siya, covered by the blood of Jesus Christ, we surrender to you everything. Pinag-pray namin ng kanyang teacher, pinag-pray namin ng kanyang section, pinag-pray namin ng kanyang classroom. And then, nung grade 2, kahit may mga nangyari na sa amin noon, nung mga panahon na yun na hindi maganda, we still praying. Yun ang hindi nawawala sa amin. And then, nung grade 2, meron another, dahil nasa another part ng school, meron kaming prayer spot. Ang tawag ko doon is prayer spot. Pag nandun na kami, stop, hawak kamay, and then go. Ano yung pinag-pray namin? Still, si Ellie, si teacher, section niya, yung building niya, lahat ng mga tao na nandyan. We ask for a protection, guidance, yun. And then ngayon, grade 3, kahit mahirap umakit sa third floor, sa third floor kasi sila, hingal na, stop,
and then pray. Still, si Ellie, si teacher, yung section, yung building, lahat ng tao nasa paligid niya. And then, go, pasok ka na sa classroom. And then, uwi na ako. Yan yan. Meron akong na-experience na grade 2 siya. No? From here sa bahay to school, 5 minutes to 6 minutes. Pero na-travel ko lang ng 2 minutes dahil lumindol that time. Doon ko naisip na talagang yung miracle, pagdating ko doon, protected naman lahat. Si teacher, yung anak ni teacher, yung mga bata. So napakahalagang parte po talaga. At hindi pwedeng ihiwalay sa buhay ng tao ang pananalig at pananampalataya. Kaya bata pa lang sila, turuan na natin sila dahil ang Diyos lang yung magiging kakampi natin during the time na may conflict, na medyo digligan ang labanan, no? Pero at least sigurado tayo na nasa kamay ng Panginoon yung ating mga anak. At kahit anong problema, kahit anong sakit para sa atin, alam natin na may Diyos na poprotekta, alam natin na may Diyos na babago sa Kanya at sa atin, from glory to glory. Last but not the least, number 5, love. So, lahat yon mula number 1, 2, 3, and 4, nakapaloob po dun yung pagmamahal. No? Kasi minsan kahit ang dami mong pera, kahit lahat na bigay mo naman sa iyong anak, sa iyong pamangkin, sa minor mo, eh, kung wala yung pagmamahal, minsan, yun lang naman ang kailangan eh. Kasi necessity ng isang tao, yun at the same time, yung pagmamahal na ibibigay natin sa ating anak, is yun yung reflection kung gaano rin tayo minahal ng Panginoon. No? Minsan yung mga tao, isipin mo, bakit parang hindi niya mahal yung anak niya? Baka naman kasi hindi rin siya nabigyan ng pagmamahal ng magulang niya. So meron siyang frustration, meron siyang trauma. No? May mga childhood trauma na nangyayari na gano'n. Na even siya, kulang siya sa sarili niya. No? Kaya sabi ko nga, tayo na minahal ng ating mga magulang kahit kapos tayo sa financial, magpasalamat tayo sa Panginoon. Kasi kahit ano pong madaldal din yung inyong mga nanay, ang inyong mga tatay, pero hindi nila tayo pinabayaan. No? Kaya tayo lumaki ng maayos, kaya tayo lumaki ng tama at mabuti kasi tinuruan nila tayo ng manalig at manampalataya. No? Again, dun sa mga tao na meron kayong childhood trauma, lahat naman tayo may childhood trauma. Binigay yung ating mga anak. Binigay ng Diyos yung ating mga anak. Hindi para lang palakihin yan, pakainin yan. Binigay sila bilang refleksyon ng pag-ibig at pagmamahal ng Panginoon sa atin. At during the time na lumalaki sila, yung mga kinabubisita natin sa kanila, yun yung mga indication ng trauma and frustrations natin. So ako, for example, no, ayoko nang makalat si Ellie. Talaga namang ayoko talaga siya na makalat. Kasi during the time, doon din ako pinapagalitan ng mama ko. Doon din ako pinapagalitan ng mama ko. Arlene, ang kalat-kalat dito ayaw sumuto ganyan-ganyan. Siyempre, andun yung dating pinagagalitan ako, pero siya, ang ginagawa ko lang sa kanya, kalat na naman. Ano yan? Gagawin natin dyan. So talagang nandun yung masungit type or dragon type ng nanays. Pagka makalat siya. Kasi naman, yung mga Lego niya, di ba buo? Makikita mo bakit nandito to sa kusina? Oh, minsan nakikita ko siya sa rep, ganyan. So, minsan hindi ko pinapakailaman. Napakita ko sa kanya na, okay anak, mahal kita, pero kailangan kasama din yung disiplina. Aabutan niya yun. Ay, sorry, gaganon na lang siya. Hanggang sa unti-unti natututo siya. Pero may mga pagkakataon na talagang alam ko din na sinasadya niya. Okay, may consequences na yun. Pero, sabi nga, sa Bible, di ba? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Madalas natin ito nakikita sa mga school, sa mga Sunday school. So, ang nakakatuwa dito, yung iba, hindi nila alam yung salita ng Diyos, hindi nila alam na Bible verse yun, ano? Pero at least, ano ba sabi? Walang salita ng Diyos na babalik sa kanya na walang nagagawa doon sa buhay ng tao. Nakakatuwa. Kasi nga, during the time na nag-grow sila, mag-grow din tayo. During the time na nakikita natin yung mga frustrations natin, yung mga traumas natin sa kanila habang lumalaki sila, nadideal natin yun ng tama, nag-heal tayo. And then sila naman, kapag sila naman ang may pamilya, makikita rin nila yun sa kanilang mga anak. Pero hindi na kasing painful nung pain na meron tayo. Why?
because binibigyan na tayo ng knowledge, wisdom ng Panginoon sa pamamagitan ng iba't ibang klase ng trainings na ganito, nadidiscover na natin, ah, kaya pala, kasi yung mga magulang din natin noon, hindi naman talaga nila alam yung ganito. Hindi sila nabigyan ng privilege para sa mga trainings, hindi sila nabigyan ng privilege para sa mga new discoveries ng psychology na kaya ganyan kasi ganito. So para gumaling ka, para maging mahusay kang isang magulang, dapat may ganito. Dapat ito na yung ginagawa mo. Kasi most of the time, ang klase ng parenting style is yung authoritarian na parenting style. Ano tawag doon? Yung batas militar. Walang kapangyarihan yung bata na sumagot sa magulang. Pero ngayon, meron na po tayong authoritative. Equal yung power. Meron po akong vlog tungkol sa parenting and I hope na panood po ninyo yun. And sa bawat pagkakataon na meron ako mga trainings, no, talagang gagawin ko yung lahat para ma-share yung aking knowledge and wisdom na natutuhan para matapos na to, natapos na yung hindi natin alam kung paano maging magulang, no? Pero binigyan na tayo ng Panginoon eh, accessible na lahat ng bagay. Ang kailangan na lang, maging willing tayo na matuto, maging willing tayo na baguhin din yung ating mga sarili. So again po, ayan po yung ating topic kung bakit mahalaga na turuan natin yung ating mga anak or ating mga minor na magsabi sa atin ng kanilang mga saloobin, no? Dahil kung sa maliit na bagay lang, hindi sila magsasabi sa'yo. Pagdating nila ng high school, pagdating nila ng senior high school, mas lalong hindi sila magsasabi. Kailangan, bata pa lang sila, maramdaman na nila yung security, no? Maramdaman nila na protected natin sila, na kahit anong mangyari, tayo ay nasa panig nila. But again, kailangan nandun yung discipline. Diba? Kailangan yung boundaries nila, nirerespeto natin. Kailangan natin silang matuturuan para manaligat manampalataya. At higit sa lahat, iparamdam natin sa kanila yung pagmamahal na binigay din naman sa atin ng Panginoon. Sabi nga eh, di ba, yung mga bagay na huli na natin natutuhan nung matanda tayo, ito yung mga bagay na blessing sa ating mga anak, na bata pa sila, natututuhan na nila. Hindi para hindi natin sila, para hindi na nila maranasan yung hirap, no? Kundi para mabago yung generation, para mabago yung mga parenting style na maling kinasanayan, para magkaroon ng kakayanan yung bata na ito yung kailangan namin, ito yung generation na mahal kami na magulang namin at kaya naman palang baguhin yung maling nakasanayan. So, again po, mga bata, kapag hindi po yan nagsabi sa atin sa maliit na bagay, hindi rin yan magsasabi sa atin doon sa mga malalaking bagay. So, mas maganda na bata pa lang, ipakita na natin sa kanila na, anak, wala kang dapat ikatakot na magsabi sa amin, sa akin, kasi hindi naman kami perfect, pero andito kami para sa iyo. Ang kailangan po ng mga kabataan is yung security, yung love, yung validation. Kailangan nilang maramdaman na mahalaga sila. Kasi dinidevelop pa lang din naman nila yung sarili nila eh. Diba? Gusto lang naman nila na yung pagmamahal natin nandoon. Kasi tayo yung magiging lakas nila. Sa atin sila humugot ng lakas. Kagaya po ng sample ko sa sarili ko na lang, no, sa family namin. Yung mama namin, kinuhanan namin ng lakas. Na ituro niya sa amin lahat ng bagay. Kaya nung kinuha na siya sa amin ng Panginoon, hindi na ganun kasakit. Yes, umiiyak kami, nalulungkot kami. Normal na emotion ng isang tao yun kapag nawalan ka ng mahal sa buhay ng magulang. Pero nung na-realize namin na kaya pala siya kinuha na ni Lord, kasi naturo na niya, na-accomplish niya na yung mission niya. So bilang magulang, ayun din yung nakikita ko. Na alam ko darating yung oras na kukunin tayo ni Lord sa ating mga anak. Pero, kapag ba tayo kinuha ni Lord sa mga anak natin, na-accomplish na rin ba natin yung mga bagay na dapat natin ituro sa kanila? Kasi nung nawala si mama, di ba usually, pag namatayan ka ng magulang, parang bumagsak ka, sabi nga nila, parang kang naputulan ng pakpak. Baligtad eh. Malungkot, kasi normal na emotion ng tao.
pero dun kami lalong nakalipad. Yung lakas namin nang galing dun sa kanyang pangaral, yung lakas namin nang galing dun sa mga values, yung lakas namin doon nang galing doon sa faith na ibinigay niya sa amin. So yun lang po, I hope marami po kayong natutuhan at sana po ay share din ninyo yung mga videos natin at sana po ay na-bless din po kayo dahil ang Panginoon po gagawin niya ang lahat ng bagay para sa atin. Sabi nga po niya sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a better future." So yun po. Maraming salamat and God bless everyone!